Kahit papano, nabawasan ang pagkapagod ko sa bahay kasi nandito si Bella at may nakakausap ako. Kasabay namin siyang kumain ni Papa at Mama. Natawa ako nang pasimple akong binulungan ni Papa. Anak, hinay-hinay lang sa cheeks. Ah, loyal ako kay Jackie. Salamat pala sa pagbisita mo sa anak ko, Bella. Ang layo pa ng binyahe mo. Wala po yun, Tito. Magkaklase pala kayo sa ng elementary. Ako po, Tita. Kapatid ko din po yung napangasawa ni Kuya Billy, si Ate Colleen. Si Billy, pinsan ni Jackie. Kaya pala medyo pamilyar ang mga mata mo sa akin, iya. Talaga po. So, doon ka ba uuwi sa Ate Colleen mo ngayon? Ah, hindi po. Nasa Davao po sila ngayon eh. Tsaka hindi kasi ako nagpaalam na dito ako nagpunta. Kaya di po ko pwede magpakita dun sa bahay nila. Ah, ganun ba? I see. Baka hinahanap ka na dun sa inyo pala. Hindi po ah. Huwag po kayo mag-aalala. Dito po pala siya magpapalipas ng gabi, ma. Pa? Walang problema. May bakante namang kwarto dito sa bahay. Salamat po sa pangtagap sa akin dito. Ang babait niyo po. Siyempre naman. Kasalukuyan kami nasa sala ni Bella. Pagkatapos kumain. Grabe, nabusog ako. Sarap magluto ng mama mo, no? Sobra. Parang si Jackie lang. Masarap din magluto. Bigla ko naisip ang girlfriend ko. Oh my. Baka kanina pa ito nag-call sa akin. Excuse mo na, Bella. Dali-dali kong hinanap ang cellphone ko. Nakalimutan ko pala talaga kung saan ko nailagay. Nang matagpuan ko ito, 21 minutes call, 10 messages. Patay na. Hindi ko na nabasa ang mga text niya. Agad na akong nag-call back. Hello. Halos walang emosyon nitong sagot sa tawag ko. Babe, sorry ha. Nag-charge kasi ako eh. Naiwan ko ang cellphone ko dito sa kwarto kaya hindi ko nasagot mga tawag mo. Sorry talaga. Ah, ganun ba? Okay. Galit ka ba? Sorry na oh. Di ba sabi ko okay? Galit ka eh. Sorry na naman oh. Okay. Babe, mag-aaway na naman ba tayo? Alam mo, babe, di ko na alam ang mararamdaman ko eh, ha? Hirap na ako. Okay pa ba tayo? Babe naman, ano bang pinagsasabi mo? 1 week pa nga lang tayo hindi magkasama eh. Nakakaganyan ka na. Halos malungod ang puso ko nang marinig ang paghihingi ng babaeng pinakamamahal ko. Balik na dito. Please. Babali na ako. Babe ko, huwag ka na umiyak. Please. Nahihirapan ako. Miss na kita. I miss you too. Mahal na mahal kita, babe. I can't wait to see you, babe. Ako rin. Daan na ha. Huwag ka na umiyak. Hindi na po. Naawa ako bigla sa girlfriend ko. Gusto ko na talagang bumalik ng Davao. Kakatapos lang namin mag-usap ni Vi sa phone. Miss na miss ko na talaga ang boyfriend ko. Kahit paanong galit ko kasi minsan hindi niya nasasagot ang mga tawag ko. Nangingibabaw pa rin talaga ang pagka-miss ko sa kanya. Hindi na ako makapaghintay ng isang panibagong linggo. Mababaliw na ako noon. Isang araw, dumalaw ako kina Ate Anne at sakto namang nandun si Sir Wong. Laking tuwa ako nang mag-alok ito na sasamahan akong dalawin si Vice sa kanila. Gusto kong sorpresahin ang babe ko. Excited na akong makita siya sobra. Saturday morning, maaga kaming bumiyahe ni na Ate Anne at Sir Wong. Sir, thank you po talaga ha.
Kuya na lang itawag mo sa akin, Jackie. Tsaka wala yun. Okay nga to eh. Makakapag-joyride na rin kami ni Ann. Nakita ko ang hinawakan nito ang kamay ni Ate Ann. Nainggit tuloy ako. Sus, magmaniho ka na nga lang. Pasimple ka rin ha. Sa halip na tanggalin ang nakapatong na kamay, ay ginawaran ito ng maliit na halik sa kamay. Ang sweet-sweet naman nila, pakalamgamin ako dito. Uy, tama na yan. Naiingit ako. Sabay akong pinagtawanan ng dalawa. Malapit na kaming makarating. Nagising ako dahil sa mahihinang katok sa pinto ng aking pagbuksan, si Bella. Breakfast in bed. Good morning. Siyempre, nagulat ako at hindi maiwasang magtanong, bakit nito ginagawa? Nanatili akong sa kinatatayuan habang pinagmamasdan siya habang inilalapag ang dalang tray na pagkain. Tinulungan ko na ang mama mo magluto. Ako ang nagprito niyan. Kain ka na. Hindi mo naman to kailangan gawin, Bella. Ano ka ba? Ikaw talaga. Kaya ko naman na bumaba. Hayaan mo na ako. Di ba sabi ko babawi ako kasi nga hindi ako nakadalaw sa hospital? Kaya heto, kumain ka na. Gusto kong pagsilbihan kita. Gusto mo subuan pa kita? Hindi, huwag na. Gusto mo, sabayan mo na lang ako kumain. Okay, gusto ko yun. Sabay kaming kumain. Wala naman sigurong masama kung pakikitunuman ko as a friend si Bella. Bukan naman matino ang isip niya ngayon eh. Natawa ako ng bagya itong mapaso ng soup. Hipan mo kasi muna. Ikaw talaga. Nakalimutan ko mainit pala. Thank you, Bella ha. Anong oras ka pala uuwi? Mamaya na siguro after lunch. Makikain mo na ulit ako. Sarap kasi magluto ng mama mo eh. Gusto ko tuloy dito tumira. Sira. Habang nasa kwarto sina Vice at Bella, lihim kinausap ni Martha ang kanyang asawa. Nababahala kasi ito na sa sitwasyon ng anak. Naging lalaki na nga yung anak mo. Pero napansin ko, parang lumapit naman sa mga babae. Ano ka ba? Magkibigan lang yung dalawa. Tsaka diba, si Jackie nga ang pinakilala niyang girlfriend niya. Yun na nga eh. Alam kaya ni Jackie to. Baka isipin ng tita Ami at tito Joey niya. Kinukonsinti natin ang anak nating mambabae. Mama, masyado ka naman advance mag-isip. Wala naman ginagawang masama ang mga bata. Magkaibigan lang sila. Basta, makakatikim talaga sa akin yung anak mo kapag sinabay niya yung dalawa. Naku, makukurit ko talagang singit nun. Mama naman, magtiwala ka naman sa anak mo. Ipaubayan mo na sa kanya ang mga ganyan at isa pa. Ako ang mga kalaban niya kapag namangka siya sa dalawang ilog. Aba, hindi ko nga nagawa sa'yo yun tapos gagawin niya. Hindi pwede yun. Kaya mama, relax lang. Aba, yan talagang gusto ko sa'yo papa eh. Kahit papaano talaga, nakangiti ako kasi kausap ko si Bella. Ilang araw din akong bored kaya ito. Ang babaw lang tuloy ng kaligayahan ko. Thank you for making me smile, Bella. Sus, dapat mong pasalamatan yun? Wala. Gusto ko lang magpasalamat. Sige na. Liligpitin ko lang to. Tutulungan ko na sana siya. Kaso nagring yung cellphone ko. Si Jackie ang tumatawag. Sagutin ko lang to, Bella ha. Sige. Go ahead. Dumistan siya ako palabas ng room ko bago ako nagsalita. Hello, babe. Hi, babe. Good morning. Good morning din. Mukhang ang ganda nagising natin, babe. Siyempre. Iniisip kita eh. Ikaw, babe. Saan mo natutunan yan, ha? Wala. Nag-breakfast ka na?
Oo. Katatapos lang po. Ay, nako, sayang. May dala pa naman sana akong favorite mo burger. Ha? Anong sabi mo? Sabi ko, may dala akong burger for you. Biglang bumilis ang kabog na yung dibdib ko. Asan ka? Papasok na kami ng subdivision. See you, babe ko. Dahil sa gulat, munti ko nang nabitawan ang phone ko. Kusang humakbang ang mga paa ko pababa ng hagdan. Mabilis akong nakalabas ng gate habang tanaw ang kahabaan ng daan. Babe, andyan ka pa? Oo, nandito ako sa labas. Asan na kayo? Sino kasama mo? Ikaw lang ba mag-isa? Sunod-sunod kong tanong. Tanaw ko na ang kotseng pamilyar sa aking mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, kotse ito ni Sir Vong. Oh my God, napasabunot ako sa aking maiksing buhok. Sina Ate Ann at Kuya Vong ang kasama ko, babe. Patay na. Paano to? Shit. Para tuloy akong sira na habang palingon-lingon sa loob ng bahay. Napakagatabi na lang ako habang pinagmamasdan ang palapit na kulay gray na sasakyan. Napangiti ako habang kausap ko sa phone si Vice, lalo na nung nasa kalayuan. Tanaw ko na siyang nag-aabang sa labas ng gate. Miss na miss ko nang kurutin ang pisngi at patangos niyang ilong. So sobrang excitement na nararamdaman ko. Parang tuloy bumabagal ang takbo ng sasakyan namin kung kailan malapit na kami. Hindi na ako mapaghintay. Lumabas agad ako nang huminto ang kotse. Babe ko! Maiyak-iyak kong bati sa kanya. Sabay kami nag-open arms para magyakapan. I miss you, babe. I miss you too, babe. Magaling ka na ba? Tawa, uwi na tayo. Biro ko habang yakap-yakap ka siya. Inamay-amay ko pa talaga ang balikat niya. Namiss ko to sobra. Babe, kagigising ko lang. Amang laway pa yata ako. Hindi ah. Magkayakap pa rin kami habang nag-uusap. Baka dumikit na yung katawan niyo forever, ha? Iyan mo na. Kapo kami kumuwala sa pagkakayakap at nag-smack kiss. Nako, uwi na. May nanalo na. Baliw ka talaga, tol. Babe, parang namumutla ka. May lagnat ka ba? Okay ka lang? Oo naman. Okay lang ako. Sabay kaming lahat na palingon nang may lumabas ng main door. Hey, Vice. Maliligo lang ako. Gulat ang reaksyon nito nang makita kami. Siyempre kami rin nagulat. Nanlaki yung mga mata ko. Ano to? Biglang tumaas ang init sa buong katawan ko. Galit kong nilingon si Vice. Habang unti-unting kumakawala mula sa pagkakayakap niya. Nanatiling nakaawang ang mga labi nito ngunit wala namang salita ang lumalabas mula roon. Bella, nandito ka. Akala ko ba nasa field trip ka? Kuya, kasi pwede later ka nalang i-explain? Guys, pasok muna tayo sa loob. Sa loob na lang tayo mag-usap. And, Sir Vong, pasok na muna tayo na kayo. Okay, sure. Nauna nang pumasok si Kuya Vong, kasunod si Ate Ann. Nanatili akong nakatayo sa kanyang harapan. Pilit niyang inabot ang mga palad ko. Kaso, iniwas ko ito. Babe. Ano to, Vice? Nagkakalokohan na ba tayo, ha? Of course not. Ano to? Babe, ano kasi? Tsaka mo na ako kusapin kapag meron ka ng isasagot, ha? Padabog akong pumasok ng bahay nila. Kung gaano kagaan ang pakaramdam nung makita ko siya. Doble naman ang bigat ng pakaramdam ko dahil sa mga nasaksihan ko ngayon. Kung hindi pala ako nagpunta dito, hindi ko malalamang nandito si Bella.
magkasama silang dalawa. Gusto kong magwala, gusto kong magbasag. Grabe yung galit na lumiliyaw sa dibdib ko. Lalo na't wala akong mahagilap na kasagutan mula sa boyfriend ko kung bakit nandito ang babaeng yun. Kung wala lang kami dito ngayon sa puder ng mga parents ni Vice, hindi talaga ako magpipigil ng galit. Naiiyak ako sa galit na nararamdaman ko. Pero kailangan kong labanan yun. Ayokong gumawa ng eksena sa harap ng mga magulang ni Vice. Isa pa, ang taas ng respeto ko sa kanila.